ikasyam na Pinoy boxer na naging world champion sa larangan ng boxing, ang 1969 WBC Super Featherweight Champion na si Rene Barrientos. Sa nalalapit na 100-year anniversary, noong tayo magkaroon ng unang world champion sa katauhan ni Pancho Villa, gugunitain natin ang mga Pinoy boxers na naging kampyon sa mundo ng boxing. At ngayong araw ay kikilalanin natin kung sino nga ba si Rene Barrientos. Pinanganak bilang Ireneo Barrientos noong July 25, 1943 sa bayan ng Balete, Aklan. Si Rene ay maagang naulila sa kanyang amang pulis noong siya ay 12 anyos pa lamang, kaya napilitan itong magtrabaho sa murang edad kasama ang kanyang mga kapatid bilang magbubukid sa may Cotabato. Una siyang nagka-interes sa larong boxing nang mapanood niya sa isang sinehan ang world title fight ng ating kababayan na si Gabriel Flash Elorde. Nang talunin ito ang Amerikanong si Harold Gomez para tanghalin bilang world super featherweight champion. Sa edad na 19 anyos, pinasok na ni Rene ang mundo ng professional boxing nang makalaban niya ang kapwa baguhan na si Charlie Kidd noong October 2, 1962 at manalo via second round knockout. At dahil sa mga knockout wins na pinapakita ni Rene sa unang yugto ng kanyang boxing career, nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban sa isang national super featherweight title. Sa 7th pro boxing match pa lamang niya, kalaban ng veteranong boxer na si Fulgencio Cabangon o mas kilala bilang si Young Terror, kung saan nanalo siya sa pamamagitan ng puntos at tanghalin bilang Philippine Games and Amusement Board Super Featherweight Champion. 3 laban mula nang siya ay magkampyon, hindi niya sukat akalain na makakalaban niya ang kanyang idolo na si Flash Elorde nang isa lang na siya sa isang regional championship para paglabanan ng titulong OBBF Lightweight Title noong February 27, 1965. Ang kanilang laban ay ginanap sa may Cebu Coliseum kung saan natalo si Rene Barrientos sa dating world champion na kanyang naging inspirasyon 5 taon na ang nakakaraan. Sa loob ng 3 taon matapos niyang matalo kay Flash Elorde, nakapagtala siya ng 16 na panalo sa loob ng 19 na boxing matches para mapakita na karapat dapat na siyang lumaban para sa isang world title fight. Ito ay nangyari nang isa lang na siya bilang challenger ng undisputed super featherweight champion na si Hiroshi Kobayashi. Ang kanilang laban ay ginanap sa Tokyo, Japan noong March 30, 1968 kung saan nagresulta ang kanilang laban sa isang draw. Walang naganap na rematch mula sa laban na Barrientos versus Kobayashi, subalit nabigyan siya ulit ng pagkakataon na lumaban sa isang world title fight kalaban ng Amerikanong si Ruben Navarro para paglabanan ng bakanting titulo ng WBC World Super Featherweight Title na ginanap sa Araneta Coliseum. Umabot ng 15 rounds ang laban na Barrientos versus Navarro sa harap ng Filipino crowd hanggang magdesisyon ng mga hurado na ang laban ay nagresulta sa isang unanimous decision pabor kay Rene Barrientos at tanghalin bilang WBC Super Featherweight Champion. Nagtagal naman ng 1 taon at 2 buwan ang pagiging kampyon ni Rene bago ito napalaban sa dating kampyon na tumalo kay Flash Elorde na si Yoshiaki Numata. Katulad ng sinapit ng kanyang idolo, natalo si Rene sa loob ng 15 rounds sa pamamagitan ng split decision at maagaw ang kanyang titulo bilang world champion. Kung mapapansin nyo, ang pagkatalo ni Barrientos at Elorde sa Japanese boxer na si Yoshiaki Numata ay naganap sa Japan kung saan ang mga hurado ay mga Hapones din. Siguro ganun talaga ang kalakaran noong araw dahil hindi maikakaila na ang mga Pinoy boxers na naging world champion sa nakaraan nating mga videos ay nanalo din sa loob ng Pilipinas. 1 taon matapos maagaw ang titulo ni Rene Barrientos,
Nagpa siya na itong magretiro sa boxing dahil sa natamong left hand injury mula sa kanyang pagkapanalo kalaban ng Mexicanong si Javier Ayala. Subalit, nagkaroon pa nga ng boxing comeback itong si Rene mula sa 6 na taon na pagpapahinga kung saan nanalo pa siya ng 2 laban bago tuluyang magretiro noong 1978 sa edad na 35 anyos. Bilang Pilipino at pagiging tagahanga ng larong boxing, mas mainam na kilalanin muna natin ang sarili nating mga boksingero at upang madagdagan na rin ng kaalaman tungkol sa kultura ng boxing sa Pilipinas. At bago ko tapusin ang video ay mag-iiwan ako ng tanong na maaari niyong sagutin kung gusto mong ma-i-shoutout sa susunod nating video. Ang tanong ay sino ang naging idolo ni Rene Barrientos? At kung ikaw pala ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine sports history.